I felt para ako isang basurang tinapon, and I work hard for the country. For a time, malungkot ako, but with my family and friends telling me na I don't deserve that place. Hindi naman ho, I deserve to work there because I'm a Filipino. Hindi, alam mo, masakit lang sa akin, hindi ko, lang ho ako welcome. Ang basa ko lang po dyan, Dr. Liachon, is that hindi nyo naman kailangan magtrabaho sa gobyerno. Nakita nyo lang yung misery ng taong bayan. Nakita nyo po yung the total health picture. Kaya yan po yung nagdadala sa inyo for this advocacy. Siguro, naramdaman ko rin ang sama ng loob ninyo. Nangyari din sa karir ko yan. When you're well-meaning, iintrigayin ka ng mga nandun sa itaas. Di ba? Yan ang problema. But so, paano maghiwalay ho kayo ni Galvez? Okay naman po kayo. Umiyak ho ako eh. Oo nga, nakita ko nga po. Ako eh, naramdaman ko rin po yung pag-iyak ninyo. Dahil, alam ko, nakasama namin kayo sa Dengbaxes sa Sintaxes, but sabi nga, paano ko kayo nag-usap? Nagsabi ba sa inyo si General Galvez? And how did you cope with it? Paano ba ang pagkakasabi? Galit po siya, yung makinig sa reasons ko eh. Ang masama yan, ay nandito sa headline niya yun. Sa Philippine Star po ba yan? Oo, yan. Ang pangalan ko, Duterte Wanted Latched Out. Ano naman ho ang kasalanan ko? Eh, bakit ho an ordinary citizen minamalign ho nila? Ano naman ho ang kasalanan ko? I built this career ho on integrity and competence. I helped the government. Bakit ho sinisira ho ako ni Roque at ni Naduke? Ano, what's my sin? What's my... It's unfair eh. I hold the president with great respect and esteem. Sana natingnan lang niya ho yung nagawa ko sa bayan as an independent reform advocate. And they tried to malign me. Even my family affected. Ano ginawa ko masama for the country?